Welcome again to my YouTube channel, Ingotiberg's Adventures. For today's Ingotiberg's Adventures vlog, ang gagawin natin is magdi-DIY tayo how to trace the leaks on your house, okay? In my case, this is my room. Every time na umuulan, may mga leaks akong nakikita. Hindi sa pader, hindi sa walls. The leaks are not coming from the walls. May mga leaks sa floors. So, we're here to trace kung saan nanggagaling yung mga leaks. Pag umuulan ng malakas, especially pag umuulan ng mga 2 to 3 days, yan, dire-diretso, may mga leaks na nakikita kami sa floor. Papakita ko sa inyo, pero sa mga walls niya, wala siyang leak, no? Kita niyo naman, tuyo siya. Pero pag umuulan, meron siyang mga leaks sa floors. Like yung nasisira yung mga tiles, okay? Pakita ko sa inyo. Dito sa side na to, na to, meron leak ditong sa floor, so nasisira yung tiles namin. Tapos, dito rin sa side na to, meron din nasisira, especially dito sa side na to. Ayan. Meron dyan leak eh. There's a leak in there. Up to here, may leak dyan. Pati doon. Ayan, nakita nyo naman nagiging basa siya. No? Nagiging wet siya. Ito rin, no? Tumatagas. So, from the wall, nagtatravel yung water dito hanggang dito. So, possibility kasi is masira yung ating mga tiles. Ito nun, pag hindi natin naayos yan or we don't fix it, if we fix it late, ang mangyayari, masisira yung mga tiles natin na malapit sa mga walls natin. So, tara, samahan niyo ako. Usually, we do use elastomeric paints para sa mga walls and sa roofing. In my case kasi, yung bubong namin sa third floor is made of cement. Parang buhos siya o slab. Yung iba naman, kung ang bubong nyo naman is yero, ganyan. Usually, yan ang gagaling yung mga tagas-tagas galing sa floor. Dun sa walls. In my case kasi, slab. So, pwedeng sa slab siya manggaling. Pwedeng din sa mga walls din manggaling. So, we're gonna check kung anong saan nang gagaling yung mga tagas natin. In my case, kaso ko kasi meron kami third floor eh. So, akit tayo ng third floor. We're gonna check kung saan nang gagaling yung mga leak natin. Kung sa walls ba or sa slab para makita natin kung saan natin pipinturahan ng elastomeric paints para ma-seal yung mga gaps na pinagmumula ng mga water leaks, okay? Tara guys, akyat tayo guys. Sa third floor namin, no? Ayan, akyat tayo. Dito sa side na to, dito yung tumutulo eh, sa wall, dito banda sa malapit sa window na room. So most probably tumutulo siya rito. Tapos, tumatagas dito sa sahig. So, we're gonna paint it din. Pero, unahin natin yung sa pader sa labas. Mukhang yun yung suspekto kasi. May mga gaps, may mga cracks. Doon pumupunta yung tubig para tumagas doon sa floors. Tara, check natin guys. Dito tayo ngayon sa bubong ng kapitbahay. No, just to check naman. So, like what I've said, ang suspect ko is mukhang tama. Dito sa wall na to, hanggang doon, maraming cracks. Pakita ko sa inyo. Isang mga sample, oh. Like yung mga crack na yan. Kita nyo nang itim na. Isang indication na pumapasok ang tubig dyan. Ayan pa. Ayan, isisil natin yung mga yan, oh. Ayan, mukhang marami siya, guys. Ayan, especially this one, oh. Lalaki, oh. May mga itim. Ayan, oh. Pumapasok ang tubig dyan guys. Yun sa ano natin, wala namang problema eh. Pero pipinturahan na rin natin yan mamaya. Idadamay na natin. Ayan, ang dami nyo. Ito yung tapat nung nagbabaha sa baba namin. Yan yung mga cracks oh. Hanggang dito, maraming cracks. Ayan oh, haba oh. Ayan. Sa taas naman wala namang ganong problem kasi na waterproofing ko na to using yung elastomeric paint hanggang dun yan. Tapos
Yung ground naman is ginamitan ko ng flexiband. So in dati ginamitan ko na ng flexiband, tapos sinil flexiband bago siya elastomeric paint. Tapos siguro this summer papatunga ko ulit ng elastomeric paint to. Kaya most probably hindi dito nang gagaling sa ibabaw yung mga water leak sa baba. So the suspect is real, no? Ito sa pader nang gagaling. Pumapasok sa mga maliliit na mga cracks. Ayun, no? Pumapasok sa maliliit na mga cracks. Tapos, dun siya nagli-leak sa baba, sa mismong floor, okay? So, tara guys! Punta tayo ng hardware. Bili tayo ng elastomeric paint. Usually, ang binibili ko is brand is Davis, no? Na Sun and Rain. Pero kung wala, okay lang naman bili natin is yung Rain or Shine na elastomeric paint. Pero mas maganda kung may Davis. Okay? Ayan, no? Daming cracks. Tara! Punta tayo hardware, guys. Bili tayo ng elastomeric paint para mapaintan na natin ang ating mga cracks habang hindi ganong maaraw, hangit maaga pa. So, time check natin, 9:30 ng umaga. So, probably mga 10 o 11 o'clock or 12:30, 12 o'clock tapos na tayo bago uminit ng uminit at tumapat yung araw dito. Okay guys, tara balikan ko kayo pag may pita tayo guys. Tayo ngayon sa ating sa amin local hardware store malapit sa amin. Bibili tayo ng waterproofing elastopaint sealer paint na ang tatak niya Davis. So, yun ang ginamit ko dati. So, yun na rin ang bibili natin ngayon guys. Tara, bibili na tayo guys. Tignan natin kung magkano yung bagong price. Kung nagmahal ba siya. So, walang Davis, rain or shine lang. Oh, ito pinili ko. Check pa kung meron. Maraming color. Oh. Or Arcadia. Pag wala, Arcadia na lang. Pag wala, Arcadia. Itong stone gray. Stone gray. Pag walang stone gray, Arcadia. Ayan, para pwede kong ipang pintura din dun sa tiles ko kasi tumatulo din dun sa tiles eh. Okay, so walang Davis. Try natin rain or shine. Okay. So ayan guys, nakabili tayo ng elastomeric paint natin pang repair ng ating mga taga sa bahay, sa pader, sa bubong, sa roofing natin. At 740 pesos siya. Actually, ang original price is 748. Nakatipid tayo ng 8 pesos. Ito yung nabili natin. Ang kulay niya is natural matte. Natural tan. So, para siyang beige na nagmamaroon na hindi maintindihan. Mamaya natin malalaman sa pagpinahita natin sa pader kung ano magiging itsura niya. Fine finished work natin. Okay, guys? Tara, uwi na tayo. Okay guys, nakabili na tayo ng Rain or Shine Elastomeric Paint. Ang pinili nating color is natural tan. Okay, pahid natin siya guys. Tara, buksan natin. Para, yun, no, may gumagawa rin sa kabilang bahay. Okay. So, tara guys, bigyan ko kayo ng technique kung paano magbukas nito kasi medyo maghirap magbukas ng paint. Ang ginagawa ko rito, since pag bumili tayo ng paint sa mga hardware is matagal yan naka-stock, so ihahalo pa natin para medyo nakalak naman to, naka-seal to eh, so para medyo mahalo na natin. Bigyan ko kayo ng technique ha, para mahalo na natin ng maaga para pagbukas natin pwede na natin siyang onting halo na lang o ready to paint na. Ginagawa ko yung paint natin, hinihiga kong ganyan tapos pinapagulong-gulong ko. Yan. Para nahalo na siya. Ganun lang, pagulong-gulong niya lang. Tapos siguro mga after night, mga 10 minutes lang o 5 minutes lang. Ayan. Paano nang buksan? May lock yan dito eh. Ayan o. Sa akin guys, ginagamitan ko yan ng cutter para mas madaling buksan. Or yung spatula or yung pang tungkab ng mga ano ba tawag doon? What do you call this? Ah, spatula.
steel spatula yan. Tapos para matanggal ko siya. Yan, tapos hahilahin niyo lang. Tapos yun na, haluin niyo konti, pahid niyo na. Okay guys. Tara guys, pahid na natin para matanggal ang mga seal. Tignan natin kung effective ba ang rain or shine or mas maganda ba yung Davis. Pero I think it's parehas lang kasi it's both elastomeric waterproofing paint eh. Okay guys, it does matter yun sa manner ng pag-apply nyo. Kung maganda ba ang hagod o siniseal nyo, okay? Tara, pahid na natin. After mixing the paint, ito yung lumabas na color. Para siyang tan talaga, no? So, hindi natin pwede mailapag. So, saw lang muna tayo, guys. Dito sa taas. Guys, bibigyan ko kayo ng technique kung paano i-seal yung mga cracks. Unahin natin, i-seal yung cracks. Ayan na nakikita natin. Okay? Ayan, no? Unahin natin siya, guys, na i-seal yung cracks, no? Para, kumbaga, ipaprioritize natin. Ayan, no? Lahat na nakikita natin. Ganun ang gawin nyo, guys. Hindi pwedeng pipinturahan nyo kagad yung buong pader. Okay? I-prioritize muna natin yung mga nakikita natin na cracks or leaks para pwede na sa second pagpintura natin, second coating na lumalabas yung napinturahan natin muna, guys. So, ganun lang, guys. Isisil lang natin. So, pag sisil yan, yan o, malalaking butas. Medyo iyan, igaganin-ganin yun. Again, guys, this is an elastomeric paint. So, kung pasok siya sa loob ng mga butas, sa loob ng mga cracks. Ayan, oh. Ayan, makikita niyo. Okay, guys. Ayan, ganun lang. Iyan na natin yung mga, may mga nakikita nating cracks. Ayan. Unahin natin. Okay? Yun ang technique sa pag-paint ng mga cracks sa ating, ayan, tulad nito, cracks sa ating walls. Okay, para hindi na siya tumagas dun sa floors natin sa ibaba. Okay, guys? Balikan ko kayo, guys, pag tapos na natin tong napinturahan. Okay? Ganun lang. Yun lang ang technique. Ibirotsya-bariotsyahin nyo para ma-seal yung mga maliliit na mga butas mga or mga gaps. Ayan. Ibirotsyahin nyo. Ayan. Parang kanta ni Andre, ibirotsya. Parang ganun. Okay? Tapos, may mga tita, pinturahan nyo na yung buong pader para at least sila tuyo na sila kasi una na silang nalagyan, parang second coating na yung lalabas sa kanila, guys. Okay, balikan ko kayo, guys, pag tapos na yung ating project. Okay, DIY. So yung mga techniques na gagawin nyo pag magsisil kayo ng mga leaks sa mga pader nyo or dun sa bubong or sa slab. Okay, guys? Elastomeric paint gamitin nyo. Balikan ko kayo, guys, pag tapos na. Ayan, guys, after 1 hour and 15 minutes nagpapagpipintura sa ating pader. Ayan na ang finish para pakita ko sa inyo. Okay? Teka. Ayan. Tada! So, guys, after 1 hour and 15 minutes, yan na, oh. Pintura natin, ang color natin is natural tan. So, yan. Para malinis din, makita rin natin yung mga cracks na sa susunod. Pero, 100%, 101%, hindi natutulo yan. Hindi na maglilik yan. Yan, pinturaan ko hanggang doon. Ganto tayo. Nakahiya sa bubong ng kapitbahay. Ayan. So, sinamay ko na rin dito yung sa ano natin, safety natin sa waterproof. Ginamay ko na rin para in case, no? Anyway, unfortunately, medyo kinapos na yung pintura natin kaya hindi na tayo nakaabot sa dulo. But this is the finished product. Ayan. Lagyan natin lahat yan hanggang dyan. So, pag nakaipon ulit, bibili ulit tayo ng pintura para tapusin natin yung mga hindi pa natapos. Pero, yan na. Yan ang solusyon, 100% yan ang magiging solusyon sa mga floor leaks natin sa ating mga floor sa ibaba ng room namin saka sa baba.
Okay, kasi na waterproofing na natin using the elastomeric paint ng Rain or Shine. Okay guys, again, sana nakatulong itong video ng to sa mga magdi-DIY dyan na mga fathers or sa mga hindi ganong marurunong dumiskarte ng paint, mag-leak. Sa mga leak nyo, sana natutuwa kayo rito kahit papano. If you have comments and suggestions or any questions under the sun regarding this or sa mga vlogs ko na iba, just do type it down below and don't forget to subscribe din guys, no? Ayan, dito, very ganda ng view. Ayan, nakikita nyo yun. Papatayo yung mga iba kong bahay, okay? Okay guys, again, hopefully you learned something dito sa pag-paint natin. So, how to trace yung leaks na nagagaling on how to paint, how to open. Marami, no? Sana marami kayo natutunan. Again, if you have comments and suggestions, write it down below. And please, 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 please do subscribe to my YouTube channel, Ingo TV Works Adventures. For more videos, please click the bell button. Okay? Ayan. Bye-bye!